Hello! Kumusta kayong lahat? Ako si Purple Teen. Welcome po dito sa channel ko. Thank you po sa mga returning subscribers and para po dun sa mga first timers o bago dito, thank you po sa pagpunta dito sa channel ko and sana ay mag-subscribe na rin po kayo. Ngayon po, aalamin natin kung ano yung mga love messages para sa inyo ngayong end of October. Ito ay collective reading, so pwede po ito para sa lahat ng zodiac signs. Ang gagawin lang po natin ay maglalatag ako ng 3 cards at pipili lang kayo doon ng isang card. Kung saan kayo nakaka-resonate or na-attract. So, meron ditong 3 cards. Mag-meditate kayong mabuti kung saan card yan kayo na-attract. Thank you guys sa pagbalik dito sa channel ko, sa mga subscribers na sumusuporta. Kung makaresonate kayo dito sa reading na to, huwag niyo po kalimutang mag-comment, like, and share. Big help po yan sa aking channel. Okay, so I assume nakapili na kayo. Tabi muna natin itong first 2 cards. So ito yung first card para sa mga nakapili ng card number 1. What do we have here? Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Yan. Kailangan nyo guys mag-effort sa relationship. Kumbaga, kailangan nyo gumawa ng paraan. Kumbaga, action. Kung gusto ninyong may mangyari sa relationship ninyo. Mukhang nasa sa inyo yung susi doon sa ikaka-develop ng relationship ninyo. So alamin pa natin, kuha pa tayo ng iba pang cards para ito sa end of October. Para sa mga pumili ng card number 1. Alamin pa natin kung ano pang love messages ang meron para sa inyo. Meron tayo ditong the runner. Runner in a codependent relationship. Fear of intimacy. Listening to ego. Ayan. Mukhang yung person na yan ay ayaw niyang mag-commit. Pwedeng yung person ninyo or kayo. Takot siya sa commitment. Pwedeng takot siya masyadong maging malalim or close yung relationship ninyo. Siguro takot siyang masaktan or kayo. Pwedeng kayo yan. So, nga pala guys, pwedeng sa mga ganitong love readings, pwedeng masagap ng cards yung energy ng person ninyo. So, bahala na po kayong mag-relate kung saan po kayo nagre-resonate. So, pwedeng magkapalit po yan. Ayan. Runner in a codependent relationship. Pwedeng takot sa commitment itong taong to. Kaya, siguro, ayaw niya magpakasal or ayaw niya na mag tawag dito yung parang ayaw niya na mag take a step further para mas malalim yung relationship kasi nga takot siyang mag-commit. Hindi ko alam ano yung reasons niya ng person na to bakit lagi siya yung runner, kumbaga yung
tumatakbo sa relationship. O baka nga nasaktan to sa mga past relationships niya, kaya takot siya sa intimacy. Takot siyang masyado maging malalim, masaktan. Kaya lang kasi, ayan, lumabas to, oh, yung make the effort. Ayan, pwedeng yung isa sa inyo, siya yung laging nag-e-effort. Siya yung laging nagbibigay, siya yung laging nagpapasensya, siya yung laging gumagawa ng moves dun sa relationship nyo, siya yung laging nanunuyo, ganun. So, kuha pa tayo ng iba pang cards. Alamin naman natin kung ano yung mga other messages dito. Kuha pa tayo ng card. Ay. Oh, dalawa. Dalawa yung hugot ko. Sige, kunin na natin. I am becoming a better person. I know I messed up everything. O, ayan. Kung meron nga tumakbo dito sa relationship nyo, pwedeng yan. Siya yung umalis. Siya yung tumakas. Tumakas sa relationship nyo. Siya yung nag-walk out. Nung una, ayaw niya mag-commit. Takot siya kasi sinasabi nga dito, takot siya sa commitment. Pero ngayon nga, sinasabi niya, ayan, sa Hidden Truth Oracle nga pala to guys, sabi niya, I'm becoming a better person. I know I messed up everything. Siguro ngayon nare-realize na niya yung mga mali niya, yung kahalagahan ninyo at ng relationship ninyo. Kumbaga nagbago na siya. So ngayon nare-realize niya na siya yung nag-mess up sa relationship ninyo. So nasa sa inyo na guys kung pagbibigyan niyo uli siya, bibigyan niyo siya ng second chance, patatawarin niyo, bibigyan niyo another chance yung relationship ninyo. Tapos para naman dito Sacred Union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Ayan, siguro gusto ninyo na talagang kumbaga mag-level up yung relationship ninyo, kumbaga gusto na ninyong yung iba gusto ninyo ilagay sa tahimik or magpakasal. Ayan, gusto niyo maging sagrado na yung relationship niyo. Parang feeling niyo siguro yun na lang kulang sa relationship niyo. Okay, so alamin pa natin, kuha pa tayo ng additional cards. Para ma-clarify natin yung mga cards diyan. Meron tayong King of Wands. Okay, so pwedeng ito ay fire sign. Yung person ninyo, pwedeng Aries, Leo, and Sagittarius siya. Oop. Mukhang itong person ninyo ay successful. Ayan, pwedeng successful siya sa kanyang career. Kuha pa tayo ng isa pa. Meron tayong Wheel of Fortune. Ayan. At isa pa. Last card. Meron tayong Three of Cups. Ayan. Mukhang merong mangyayaring changes talaga sa relationship ninyo. Ayan, siguro yung runner na yan sa relationship ninyo, pwede talagang kung umalis siya sa relationship ninyo, usa siyang babalik din. Kasi nga, ayan, sinasabi niya dito, na-realize niya na
siya yung nag-mess up ng relationship ninyo. At ngayon, sa pagbabalik niya, better person na siya. So, yun nga sabi ko sa inyo guys, kung nasa sa inyo na yung decision kung pagbibigyan niyo uli ng another chance. Pero mukhang maganda naman, itong si person niyo is, mukhang sa tingin ko nagbago na siya kasi sinasabi nga nung Wheel of Fortune, mukhang nasa mas magandang, kumbaga mas favorable na ngayon yung mga yung sitwasyon sa relationship ninyo. Mukhang magiging okay naman yung relationship ninyo. Ayan o, pwede pa nga kayong mag-celebrate. Siguro nga, kung magkakaroon na ng mas deeper commitment si person mo sa inyo, kasi nga kung talaga nagbago na siya, pwedeng alukin na niya kayo ng tawag dito, engagement, or mas mag-level up yung relationship ninyo, mas maging malalim na. So, ayan, no? Pwedeng, yan, pwedeng may a-attendan din kayong celebration, pwedeng a-attend kayo ng kasal, binyag, o kung ano man, pwedeng may reunion din. Reunion sa mga friends ninyo, makikita-kita kayo, may celebration. Okay, so, yun lang guys, siguro yan lang muna sa ngayon, yung mga nakita natin na paparating sa inyo, love messages para sa inyo, ngayong end of October, at see you uli po sa susunod na reading. Sige po, bye-bye, take care. Para naman sa mga nakapili ng card number 2. To si card number 2 sa mga nakapili ng card number 2 kanina. Heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Yan, mukhang kailangan ninyo ng heart to heart talk ni person ninyo. Ayan, kailangan na i-open up nyo yung mga true feelings ninyo. Siguro magkakaroon kayo ng open forum kung kayo ay may mga kinikimkim na mga samaan ng loob. Pwedeng mag-uusap kayo at mag-ihihinga ninyo yung mga feelings ninyo sa isa't isa. Mas alamin pa natin. Kung pa tayo na iba pang cards. To I love messages para sa end of October. Pwedeng magkapalit yung energy. Kumbaga pwedeng makuha ng cards yung energy ni person ninyo. So, bahala na po kayong mag-relate kung saan kayo nakaka-resonate. Yeah, meron tayong coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. O, ayan, mukha nga yung heart-to-heart talk ninyo ay mauuwi rin sa pagkakape. Ayan, baka mamaya sa Starbucks kayo, dun kayo mag-set o kayo mag-uusap. Hanap kayo ng place na kung saan makakapag-open up kayo ng mga gusto ninyong pag-usapan tungkol sa relationship ninyo. Kung meron man kayong mga importante pag-uusapan, kung may mga problema kayo or issues kayo ni person, ni jowa, alamin pa natin ang iba pang messages. It's time for me to heal now. A
Baka meron sa inyong galing sa heartache. Ayan. Ang nangangailangan ng healing and space. Pwedeng ikaw yan or si person mo. Ah, pwedeng yan. Pwedeng yan din yung ano, pwedeng yan yung pag-uusapan ninyo. Kasi ayan o, kung kailangan yung mag-heart to heart talk. Tapos baka ma-open up ninyo yung mga issues ninyo doon. Tapos baka isa sa inyo magsasabi na yan, kailangan pa nga niya ng healing. So, importante talaga to. Siguro, mangyayari ang pag-uusap ninyo this end of October. Kailangan talaga at importante yan na kumbaga, pag-usapan. Then, nakuha natin. Time, you are trying too hard. Give it time. Ayan, mukha nga talagang kailangan ng time ito. Etong person na to, kung ikaw yan or yung other person mo, kailangan niya na talaga ng time. Kailangan niya ng makarecover or pagalingin muna kung ano yung mga wounds sa puso niya. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo or niya, kailangan niya talaga ng time para mag-heal. At siguro, yung mga bagay na yan, pag-uusapan ninyo this end of October. So, alamin pa natin, kuha pa tayo ng additional cards. So, ang issue is kailangan ng healing. Pwedeng ikaw or si person. Kuha pa tayo ng cards. By the way guys, itong tarot deck na ginagamit ko, ito is the Llewellyn Tarot. Meron akong unboxing video nito guys, kung interesado kayong panoorin mga tarot deck or oracle deck unboxings. Meron akong playlist yan. Yan. The Llewellyn Tarot. Yan. Tapos, ito na guys. Tingnan na natin yung cards. Babigyan tayo ng clarification tungkol dito sa mga naunang cards. Ayan, merong Four of Cups. Meron talagang ano dito dissatisfied. Meron dito unhappy na kahit ino-offeran ninyo siya ng maganda or pwedeng ikaw to, no? Or si person or ino-offeran kanya ng maganda parang hindi siya kontento. Parang kahit na ano yung mga meron siya ngayon or nangyayari ngayon, hindi talaga siya masaya. So, nakafocus yung isip niya dun sa mga disappointments niya. Kaya maraming bagay na kailangan, maraming hidden pa dito sa relationship ninyo. Yan. The moon. Maraming secrets. Kaya siguro nga, ayan, heart-to-heart conversation, mukhang kailangan nyo talagang mag-set ng isang big time na usapan. Pag-usapan nyo lahat tungkol sa relationship ninyo, yan na rin yung opportunity para lumabas yan, yung mga hidden na yan. Mga natatagong emotions, pwedeng may mga sikreto, may mga hindi sinasabi sa inyo, or may kayo, or pwedeng kayo yan, may mga hindi kayo sinasabi sa person ninyo, na sikreto. Kasi diba, sa relationship, alam naman natin yan na hindi tayo pwedeng magtago ng mga secrets. So, gaano man kapangit yan. Kailangan maging honest tayo dun sa karelasyon natin. Kasi pag meron tayong tinatago sa relationship natin, hindi magbo-work yun. Eventually, malalaman din ni
ng person mo o ikaw, yung mga bagay na yan, at hindi maganda kung kailan na biglang malalaman yun ng sa hindi magandang paraan, di ba? Pwedeng ikadahilan pa yan ng paghihiwalay ninyo. Okay, so gaano man ano man yung mga secret na yan, importante na sabihin natin yun. Kumbaga, maging transparent tayo para maintindihan tayo ng karelasyon natin, ng partner natin, mas maiintindihan natin yung bawat isa. Kahit naman tayo ay may mga flaws, may mga kasalanan, mas maganda pa nga na sabihin na lang natin yung totoo kaysa itinatago natin yun. Tapos magiging mitsa pa yun ng pagkasira ng relationship ninyo. Okay? Importante talaga yung honesty. Honesty is the best policy. Kahit saan, honesty is the best policy. Okay, so meron din ito, Queen of Cups. Pwedeng ikaw yan or si person mo. So itong si Queen of Cups ay emotional, may pagka-sensitive and psychic. Very maalaga, very nurturing siya sa relationship ninyo. Very caring. Pinahahalagahan niya talaga yung feelings niya. Pinahahalagahan niya yung relationship ninyo. So ito ay very sensitive, guys, at saka very transparent siya sa mga feelings niya. Kumbaga, wala siyang mga tinatagong keme-keme. Kumbaga, kung ano siya, yun na yun, siya na lahat yun, wala siyang mga secrets. Okay? So, hindi ko alam kung ikaw to o si person mo. So, itong person na to, matured siya, kumbaga. So, isa sa inyo yung immature. Pwedeng yun nga, si person yun, or ikaw. Okay, guys. So, yan. Importante itong the moon yan. Nakikita ko tsaka ito. So, yung one time, big time na usapan na yan. Siguro nga magaganap this end of October. Kailangan maganap yan. Kasi mukhang dyan nakasalala yung kahihinat na relationship ninyo. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for being here. At see you po uli sa susunod na reading. Para naman sa pinakahuling card, sa mga nakapili ng card number 3. Ano to? Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Yan, meron pwedeng ikaw to or your partner, no, na control freak. Yan, merong control freak sa relationship ninyo, ikaw or yung person mo. Take only what resonates, guys. Pwedeng magkapalit yung pwedeng makuha ng cards yung energy ni person nyo. So, bahala na kayong mag-relate kung saan kayo nagre-resonate. Yan, control issues. Pwedeng dahil sa pagiging control freak nito, no, ng person na to, palagi niya yung pinangungunahan yung mangyayari sa relationship ninyo. Parang pwedeng overprotective, ganun. Pwedeng nakaka-suffocate na, nawawala na ng balance yung relationship. Pwedeng
Pwedeng seloso or selosa. Pwedeng ikaw or yung person mo. So, may dominant dito sa relationship niya. Parang gusto niya siya yung nasusunod palagi. Yung mga gusto niya yung nasusunod. Okay? So, hindi maganda yan. Kailangan ninyong balansihin yan. O pa tayo, ano pa yung meron na love messages para sa inyo ngayong end of October. Meron ditong ascending obstacles, learning, expansion, new phase, preparing for union. Mukhang merong magle-level up dito na relationship. Ayan. Pwedeng iba sa inyo nagpaplano na ng mag-settle down or engagement or kasal. Ayan. Transcending obstacles. Ayan. Medyo siguro marami kayong pinagdaanan, maraming naging hassle dun sa mga plano ninyo para ano, magpakasal or para sa engagement ninyo. Mukhang marami kayong na-encounter na mga sagabal. Yan. Wapa ta additional cards. Pang meron para sa end of October, love messages. Finding out the truth crushed me. Ayan, meron ditong nasaktan. Merong sikreto na bumulaga o may tinatago-tagong sikreto na bigla na lang anong tawag doon? Lumutang. Tapos ngayon lang nalaman mo or ni person mo na nakaapekto sa kanya or sa'yo, sa relationship ninyo. Kumbaga nadurog yan, nadurog ang feelings niya or feelings mo. Puwede tayo additional cards. Anong meron this end of October? Love messages. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. O yung mga iba dito mukhang may long distance relationship. Malayo si person sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala kahit na magkalayo kayo. Spiritually united naman kayo. Kumbaga, kahit gaano man kalayo si person ninyo, parang magkalapit na magkalapit yung puso ninyo. Kumbaga, wala kayong dapat ipag-alala. Yan. You know, spiritually, we are always united. So hindi problema yung distance sa inyo ni person kahit na LDR kayo, yan. Kasi kumbaga love na love ninyo isa't isa. So hindi magki-create ng issues yung pagiging malayo nyo sa isa't isa kasi secured kayo, kumbaga secured kayo sa relationship ninyo. Upo tayo, additional 3 cards. Usag lang natin, guys. Masyado mababa. Ayan. So, ito.
Bottom of the card nga pala, nakalimutan ko pakita. Two of Pentacles. So, meron kayong Gina juggling act dito. Pwedeng yung work ninyo or yung relationship ninyo. So, pwedeng naapektuhan ng work yung relationship ninyo. Yung oras ninyo, binabalansin ninyo. Tapos meron dito sa inyong thinker sa relationship ninyo yan, nag-anxiety. Daming iniisip. Daming fears. So, pwedeng ito siya. Kung sino yung... Hindi ko alam kung si control freak ba itong nag-iisip or dahil sa pagiging control freak nung isa sa inyo, yung isa kumbaga nagkakaroon na ng mga problema, hindi makatulog, isip ng isip, ganyan. Pero mukhang promising naman yung relationship ninyo kasi malaki na yung investment ninyo dito sa relationship ninyo. Malaki na yung... Kumbaga yung pinagsamahan nyo, malalim na. Madami na kayong na-invest na oras, na feelings dito sa relationship na ito. Marami na kayong pinagsamahan. At promising naman na mukhang magtatagal naman yung relationship ninyo. Yun nga lang, kailangan nyo i-let go yung control issues ninyo. Kung sino man sa inyong dalawa yung may problema sa pagiging control freak. Yan, siguro yun na dapat ninyong ayusin. Kasi ayan, kailangan nyo talaga mag-balance. Kayong dalawa. Opposites kayo pero nababalansin ninyo eh. Kumbaga, nasasayawan nyo yung isa't isa. Ang maganda naman yung anong tawag dito, rapport nung relationship ninyo, nababalansin nyo naman. So, hindi nyo na kailangan mag-overthink dito. Yan. Pwedeng, ito kasi yan, kung yung mga may LDR nga na banggit ko kanina, pwedeng yung isa sa person nyo nag-iisip dahil dyan sa magkalayo kayo. So, wag na kayo mag-isip ng hindi dapat. Kasi ito, usually ito, yung card na yan, nag-iisip na naman ng wala naman talagang dapat problemahin or ikatakot. Kumbaga yung fears nyo nasa sa isip nyo lang yan. So, sinasabi naman dito na kahit magkalayo kayo, united naman yung puso ninyo. So, wag na kayo mag-isip ng mga kung ano-ano. Wala na kayong dapat isipin. Wag na kayong mag-anxiety about yan. Tapos yan, luwagan ninyo yung pagiging masyado ninyong pagkocontrol sa relationship ninyo. Ayan. Balance is the key. Okay guys, so yun lang sa mga nakapili ng card number 3. Thank you for being here at kita po tayo uli sa susunod na reading. Bye!